Lebih mo Ikson. Mayo mo din. God is good. All the time. All the time. God is good. Kinsa ba yung nalipay na nagkatambo pagbalik ng gabi, taas ka mo. Kinsa yung nagkawal sa pagkakitsunan. Kinsa yung nagkawal, kahit ano yung mundo na yun. Anyway, ito pa salamatan ang awit sa atong mga singers from Simpak, J.D. Harmony, and also sa Pilgrim. No, ito tayo ang magpagamit ta sa bulat ng sino. Ganito ba ang gamit nila sa bulat ng sino? Anyway, ito pa salamatan ang Ginoo. Despite sa mga trials, temptations, no? More temptations, kung sa nagigas at parang ikinasas, paglabay sa mga may datlo yung temptation. Lagi, kaya nito, magkaliging ka side by side, gusto na magkaliging ka, may lagi naliligawan. Paglabay mo karating sa mga, paglabay sa mga pagsun, hawa mo niya. Kadunga may karating, kaya nila sa sipa. Kung wala mo na yung hoy, ang patan mo kita, siguro din yan yung gara. Bisa na itong sunan. Kung wala yung hoy, siguro kaya mo dito, wala ka, paskin mo, kung sa makani. Pero nila yung disipan ko, kita mo kung yung sunan. Anyway, ito, paminawan, ang ato ang topic ko, naglipo ko. From the first night until tonight, pumuntahan ako kinsa may naka-invite ka na ako. Kinsa may visitor na ito, karoon. Ha? Nasa? Okay. So, sa ako nagsabalan mo na pipila lang. Gika na to, Wednesday at karon. Wala kayo kita o mga higala ng mga friends na to. Kita lang mga tanon. Siguro kayo kung kumang na, dili kayo na to kuha ang kinahuyukan sa boy. Sa voice of youth. Nagbasa ko sa salihan na nai-enjoyed ko sa SST training, Southeast Pacific Vacation Training regarding sa boy. It is a one-year plan. It is a one-year program. Dili 1 week, dili 10 days. 1 year is siya mga matanon. Na yung isang matanon, mukuha siya o invite niya ang matanon, iha na, minsan yan, yan ang representative sa voice of youth. Dili lang dili mga eksyon. Kayo ang mga, siguro, dinalihan, last year, gusto na lang ang voice of youth, nag-prepare mo pag 2 months. From, after sa mga GYD, pagka May Gibuan ang Voice of Youth. Karoon na year, after sa GYD, pagka first week sa April, gibuhat ang Voice of Youth. Ano sa asang preparation? Asang groundwork sa mga patanon? Wala. So kung sa may ma-invite sa patanon, kung wala sila yung mabuhat, wala sila yung nakakita yung friend. Muna yung the big question ng mga. Ngayon, itali-tali ni siya. No? Rasul po ito, wala tayong nakabuhat. Huwag kay short ang time. Hindi ko ka gusto ay evangelism sa pagkakaroon, paspasan. Tungkol kay it is the work of God. Bulag ko rin sa kanyang dinalihan ng trabaho. Dili sa press, week of prayer na pwede na yung sign, may kaming lunis. Pwede na. Ang voice of God is importante nyo rin kaya magdala ko ta ang pangamili ko lang sa tinan sa kanyang. Amen? Hindi nga minsari, naglipo ko ko, ako ba rin pala yun yung topic? Jesus, Heavenly Companions. It is talk about the Trinity. Pag-isip ng Trinity, misunan. Prago ng isunan, murang taas kayo ang mga isunanan. Gito ko siya, money ang pinaka-importante. No? Usa sa pinaka-importante sa doktrina sa mga Adventista. Kung wala ka ka pala, huwag ka ka pala si function si Gino. Wala ka ka pala kung unsag yun ang ginulong eksuhan. Pangutana, who is God? Kita ko sa kasalita, itatro siya o PK. Sa India, Kingsland, sa Bollywood, kung noon kini siya kasalita, tungkol kay mag-isuti siya o religions. Sa lihang na usap at tao, gintan sa laing planeta, ninawag sa Greece sa Earth kung mag-isutan, may gusto niya ispay ang Earth kay Earth, prihan niya ang religions. Prihan niya dili nila gamit doon ang istorya ng gawas. Kaya
nagawala. Ano yung sa tao nagkawal? Sa lihat ng mga tala sa mga tao, nung kaya niya na nag-pusers, na kung ano niya ang kini-culture, na kung ano niya ang tradition, na kung ano niya ang lifestyle sa mga tao, na mga tala siya, magtala. Where is my mood? Para mo taksin. Ginawa ka tuwag sa mga tao, you ask that. Pangutan lang, Ginoo. Siyempre, kung kita wala tayo, pangutan lang, Ginoo. Iyan po na. Iyan po na, brother. Sister, iyan po na. Every time na pangutan na siya, asa ko, remote. Ikaw ang karang mga tao, iyan po na. Pangutan lang, Ginoo. Kanugaya ng mga tao na nakakulog siya. Buwan siya, poster. Buwan siya, poster. Namutan na siya. Who is God? Where is God? Kinsa ang Diyos? Kinsa ang asa ang Diyos? You know what? Sa India, may sinan, nagabalawang mga daghan na isang mga religions. Christian, Judaism, Judaism, Muslims. Natanan nito mga iksor, mga matanon. Tanan nito mga religion, iyong sinan. O hindi, gusto niya makita sa Ginoo. Na mga ikaw na ba? Asa mo kita Ginoo? Ingon rin, how much do you know Him? Do you really know Him or you just have information about Him? Kinsa man gyoy, dinotanay na nagkaila sa Ginoo, taas ang mag. Ang mga wala kaila? Nagkanungog lang. Kinsa man gyoy, dinotanay na nagkaila sa Ginoo, taas ang mag. Amen. Kita ang tanang nagkaila sa Ginoo. May mga taong kabante rin ang ko sa tuwang kalibutan ko. May mga taong na ilang i-blame ang Ginoo tungkol sa dalas ng Ginoo. Kaya sila wala na sila nagkaila sa Ginoo. Nagkaibalong na kalubog na siya information about sa Ginoo. Nagbunod ka na siya. Siya mo answer sa mga pahutana. He will supply according sa Ginoo. He will supply. He will give what you need. Pero in times of the in times of sadness, in times of tribulations, biligay mo kita ng Ginoo. Siguro, asa mo Ginoo? Kaya kung asa mo Ginoo, that means ko wala mo kita na kailan sa tinuod ng Diyos. Ingon rin, so naroon yung paspasan. Dili na tayo isbutan mo kayo. So nga, natin yung nagtutan na may. How many gods do we have? Ay, kita mo ako na tritheism. There are three gods. Tritheism is a view that there are three gods. This is a polytheism, a belief that more than one God. Ano na yung God ng Diyos? That is tritheism. Second, Arianism. Deny that Jesus has the same substance with the Father and that He is only a created being. Arianism, so na nag-deny ko siya na Diyos, ang anak, o ang Espiritu Santo, dili sila same manner. Dili sila same substance. It means dili sila same. That is Arianism. Third, Sabellianism. A view that God is one person manifested in different ways. And last is Trinitarianism. A view that there is only one true God and this God exists in three distinct co-equal persons. Dito tayo sa mga pagkakasalan. Kabalo naman tayo. Ato isulat karon. Kung unsa ang function sa Diyos. At ito nilipitan ko ba? In Hebrew, mga eksunan, ang Jehovah, sa Hebrew word, it is Yahweh. Ang God, it is Elohim. Ingon rin, sa plural form, ang Elohim, it is a plural form of God, more than one. Jehovah, Yahweh, ang God, ang ikad, Hebrew word for one. Ingon rin, Jehovah, our actually it's translated of Hebrew. Yahweh our Elohim is Hikar. Jehovah our God is one. No? A composite unity, one identical to a group. Now you understand. Kini, kini yung text na patanon. In this case, God is using a singular and plural in the same sentence. The plurality of beings over persons in one God is implied the plural pronouns as and power. Single God, yet there is a plurality of persons in Godhead. In the Old Testament, the name of God is Elohim. The Hebrew language, the singular for God is El, and the plural for God
is perfect. In the text, let us make man in our image according to our likeness. At ang paspasan ni Sulante, gusto ko nga dirita. I don't think it is a voice of God. I think it is a youthly Bible affirmation. Wala mo tayo mga bisita. Kita naman natin ito. So, tungguhan ko, i-revive na ito para maka-invite ang bisita. I-revive na ito atong kanisigod. Inuwag na hapon, nalipay ko kung karoon ang bagoon. First, nalipay ko kung magkinig pa rin ang kanisigod. Second, nag-uon ko kaya ano ni Dumog. One of these months, when you start to mount to this trip. And according to the Pastor Ferrer, last month of meeting me, by this June, mapubahan. Dahil mga districts na madungag. Dahil mga districts na tumawag madungag. Kaya mo ko bang siguro sa districts, hindi sa pagkusan ang maraming district na tumawag. Ay, ano, malipay ako ang bumuhod. First, malipay ko ang bumuhod sa tuwang na district na ron, madupli ang budget for evangelism. Ito na district, kaya nga district, pas-pas-pas ang evangelism. Sigan, magbuhod ko ang kay. Dili na kayo na kung makita ang kanasigun sa matanon. Iwan, if you can remember last previous years to get which land, ano na yung Zone 1, Zone 2, any fellowship? Fellowship to Zone 1, fellowship to Zone 2. Dili na kung makita ko, asa ba tayo na ni? Kini magtagpo ang, kini mag-join fellowship ang mga zones, mayroon siya, kini missing fellowship. Wala ba kaya sa mga matatang kumot, kaya ano na yung separation? Kaya kung ba, mabalik ang sabi sa unang panahon nga, hindi na may kailangan mong matanon. Malipay ko kay paspas at evangelism ang world ko kay hindi na ako makita ang kinesigod sa mga katawan. Nagrita sa kini pinagaganahan ng mga Diyosunan. Ito ni paspasan since we have a short of time. We all know ang Ginoo maayo kayo. Ang Ginoo di hindi siya mulat sa mga kinabuhi. Kantapas ako mga singers hindi na if you are faithful to God, He will supply our needs. Amen? Amen. Na yung sa pastor, I don't know kung saan siya na nasigta. Ingon siya, kanay sa bata ang ipadol sa yahan. Sa yahan. Ingon siya na ang alam sa bata ni CJ. CJ! Ingon siya, pangayuhan ko kung sa itong gusto ko pangayuhan sa buwan. Ingon si CJ, Pastor! Nagaya ko cellphone, yun pastor, dili ko. Nahi pa, pastor, tagalan ko, o kwarta, na 500, yun ang pastor, si G, dili ko. Pastor, tagalan ko, gintong ka sa patos, yun ang pastor, si G, dili ko. Last yun, sa pastor, tagalan ko, gintong kayo mas tina, yun ang pastor, si G, dili ko. Bisan ko sa mga pangayon suka nila ko. Pagsulsukin ang buhat ko. Si Jim, pangkalan ako kung usap kong gusto ihatag si Jim. Kasi si Jim ang mga pastor, kung usap lang kong gusto ihatag si Jim. Si Jim, nagaalam ito 1,500 pesos. Think you can ask me. Tingo si Jim, pastor, nagaalam ko 1,500 pesos. Alin ang pastor na ako ng friend? Ang list ng mga pagkakon, bisa ba ang zone kong pangayon sa Ginoo, pero dilit niya ang will, o dilit niya ihatag sa mga kay dilit siya gusto, na ganang ang tao ng edad sa Ginoo, dilit niya na ihatag. Pastor, nagaya kong self, magiluan sa niya na nawala ko sa mga kong experience last night. Sa niya na nawala ko sa mga labaw, nag-explain ko, Ginoo, nawala ko sa mga pardon ko sa mga siguro, ngayon ko sa inyo, ginagawa ko sa cellphone, walang Samsung lang. Walang Samsung lang, walang Google lang. Ang napon kasi naman sa kwarta, kung Nokia na keypad, katong nandiri ng dawatan, if nag-remember, nag-anumawa, magkatapit daw sa program sa February itong nga nag-anumawa, yung cellphone, kaya ko ang nakagunod, nakagunod. Mugin na ka daman, mugin mo ka daman, alam kong ginoon, hindi ko ni Samsung, hindi. Kuhan, upo. Siguro ang ihatag sa ito, ang plans ko, hindi ka kagaan sa Samsung, ihatag ang pinili mo. Kaya ito, kung saan may kining attribute sa Ginoo? Kung saan may tumatulong sa Ginoo? Ano ang ilanin ko rin? Nakikot rin. The divine attributes of God, the Father and Saint also Jesus Christ, the
Son, and the Holy Spirit. Silang tulong sa ano na divine attribute. Now, kung sabi ko na. First, God is omnipotent. From the word omnipotent, kung sabi namin sa ha? Kung sabi omnipotent. Meaning, He is all powerful. Powerful. Okay? He is able to do whatever He wants in harmony with His nature and character. He is able to save. Kung mututa mo sa lang ng Ginoo powerful, ang hanap mo lang tayo. Kung mututa mo ang Ginoo powerful, ngayon ipuli mo na ito ang atang pagtuo sa uban. Kung nagtuta mo powerful ang Ginoo, ngayon hindi na tayo simpa. O nagtuta mo powerful ang Ginoo, ngayon mahatlog na nasa gising na tao. Kaya namin tao, sugod na, ikaw, mahal na ikaw ako, tilingin ko na ako. At least lahat ng kaso ng tao. At least na ulo ko sa if na tong mga powerful ang Ginoo, He will give you anything you need. Ayaw ka nyo. Gusto ko, ano ko na nun? Ayaw ka nyo. That's why I could discern on revival, youth revival information sa Tua Karun. So soon to be, sooner or later, mga patanon, atong pagkita, atong kaglingon, mga pindog ni sumangan. Amen? One of these days, moment of voice of you tonight, atong pagkita, atong kaglingon, mga pindog sumangan, mga share sa pulang sa Ginoo, atong pagkita, atong kaglingon, na dito sa silingan, sa itong amigo, nag-share sa pulang sa Ginoo. Amen? Because we believe that God is omnipotent. Second, God is omniscient. Meaning, He is all-knowing. Alam niyo tao, He knows everything. The sign of Ginoo sa pinabuhin. The sign of Ginoo, kung sa'y dagat sa pinibig, kung sa'y kumalakan ka. Alam niyo tao, gusto ang pinabuhin, at yun ay mga pagsunay, mabalakan ka. Kung sa'y tingin natin ma-istorya sa Ginoo. Kung sa'y tingin natin mapakita sa Ginoo. Share sa Ginoo. But we believe that God is omniscient. He knows everything. He knows all things and there is nothing He does not know. Ingon din ay sa Jesus systematic theology says He knows things immediately, simultaneously, exhaustively, and truly. He knows the heart of man. Kung mo sa ating ibati karon, kung mo sa ating Ginoo na karon, karon ng ibati, ang Ginoo na sa ngayon na. Kung ito ginawa na karoon na after this, uli ko sumuha kay magulo. Kabalo ang Ginoo na. Kung ito ginawa na karoon after sa boy, uli ko sumuha kay mag-Facebook sa or uli ko sumuha kay mag-tunto sa kuwag exam ko na. Uli ko sumuha sa iyo kay mag-prepare ko sa kumpulata mo ba. Uli ko sa iyo kay nakai-search. Uli ko sa iyo kay nakai-disco. Uli ko sa iyo kay napinagpapot ako kaupan mag-tubi, mag-partog in here. God knows everything. Ay mo kumpiyansa mo mga panon. Ano yung isang basa ng mama nga? Wala ko ako yung hindi. Ang Ginoo na sa iyo niya na. Ay mo ginigal ng lalasay na ako na Ginoo na sa iyo niya na. Iwan din. He knows the heart of men. Kung nag-crash yung mga kaupan sa sipahan, ito ka sa Ginoo. Isyo sa Ginoo, Ginoo, huwag kayo krasa niya, ginawa ko balon na ito. Yung ano, ginawa ko balon na ito, gusto niya, balon na ito, kaya kayo krasa niya. He knows everything, because God is omniscient. Last, next, God is omnipresent. When we say omnipresent, it makes a man, God is everywhere. Ang Ginoo, bisan asa, tama ko na siya. If you can remember the song, sa tumaganda na ganyan ko, this is my journey. Oh, everywhere I go. Kailang kanta sa diyan, kailang travel ko sa mga yung Davao. Ginaganda ko na, balbal bahit yung bago. Nag Air Force ko, ginaganda ko na, ako nagiganda, balag yung bago. Kahit sa kantang isunan, everywhere I go, ginunahin sa itong ginamuhin. Just like the journey of Israelites. Ikaw na rin, God is omnipresent. Meaning is everywhere that was and there is nowhere that He is not. He is near when we need. Kung nilang nasa Ginoo na, lalo siya kapulay. Tingnan na ba ang Ginoo na sa Ginoo? Asa ka sa kong kinabuhin
Inuhasa man ka ang times of tribulation. Inuhasa mo na karon. Saan, may utang na ba? Pero ang magsalaan ang matanon, God is universal. Lastly, God is eternal. God is eternal, everlasting. Meaning, in that same time, we will be with Him in eternity. God is omnipotent. God is omniscient. God is omnipresent. God is eternal. Kidding of kidding for the divine attributes of God ng mga tanong. Kung ato ni confess kong kinabuhi, ato ni ma-reflex kong kinabuhi, magtubol sa kong kinabuhi, siguro sa isang gamay ng mga pagsulay, bisan sa kanya kong pagsulay, kaya na tubanggan. Bisan na nagagol sa tentasyon, kaya na tumulikayan because of this divine attribute of God. He says in Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who has and who is to come, the Almighty. Lately, sunod, nagkakita ko, shared post or post from Kapatagan, Kapatagan ng Jiba. Ano na yung sa babayan? Siguro, kamo na ganoon na rin. Na yung sa babayan na rin. Isang minuto ko na rin yung news. Wala ka? I think so, nagpinig. Bali yung nagtiklaran sa Kapatagan ng area. Na yung sa babayan na rin. Kung sa rasyon sa Gliko, nalubong sa utang. Kung hindi nalubong sa utang, di sa kabayan, siya gibuhat, naghikong siya. Huwag na yung pagkatay na natin karon na mabuhat niya na ngabluhaton kay Mungo ang Ginoo wala pag yun. Huwag pag ito na feel ang divine attribute sa Ginoo. Tinutunay ko gusto niya ang mga pagkatay since this is hindi ako rito ako gawin. Siguro it is belong to God, but this message is revival information to pagkatay na in order for us to maka-invite na, madasig na, ma-empower na. Ngayon sa katawag ko ng higit kung kita wala yung Ginoo, mabuhat ako ng mga batanon. Kung ako sa mga kinabuhi, wala yung Ginoo ng mga batanon, tinuganay. High school pa lang, ako na lang dibuhat. High school pa lang. That because of God is omniscient, omnipotent, omnipresent, and God is eternal, wala na ko rin buhat, wala ko rin na, gusto ko na. Isang kaya na ka, because we believe that the divine attributes in the world of the body is not in the world. How much more shall the blood of Christ, who the eternal spirit offered itself without spot of God, then so it sends from dead works to serve the living God? In the world, mga matanon, in conclusion, sa kong kinabuhi, babati na ako ang tunay. Sa kong kinabuhi, babati na ako ang kasakit. Sa kong kinabuhi, babati na ako ang kalisod. Nag-remember ko sa sarkat ka, kalimutan ka na surprise ka sa akin. Na yung sa pagkakan kong naglakaw ko ba ng ito? Siya maglakaw, nakita niya na ano yung upat na surprise. Pagpasabot nga sila, siya ang ginanubay. Mabot ang mga panahon na ganit yung mga kahoy, mga tawagin yung mga gaplot sa kadalanan, kusuke, balot, yana sa baybay. Iyang nakita, mga duha na lang ang footprints kaya nakita. Then, nabagta na siya, Ginoo! Ginoo! Asa mo ka? Di mo ba kong gibiyahan? But God answered to him, my child, my child. Kaya na mga footprints yung nakita, hindi na kuha na ang footprints! Hindi siya, Ginoo, asa mo na ikaw? Asa mo na ikaw, anak ng panahon? Ikugos din ka, kailin niyo kaya ang aming pagsulay. Wow! Pagaling nun sa message, is that remember mga matanong that God is omnipotent, omniscient, omnipresent. Sa panahon, kahit na problema, mo share na sa friends, mo share na sa family,
lang tayo mga problema, mga kapatulan. Ano lang tayo na sakit na nandiyan. Naglawang tayo na mag-invite from the land. Gusto kayo kong invite na niya, pero wala kong kaisok kong invite niya. Gusto lang kong isa dalun sa boy, pero wala kong kaisok na ako rin dalun dito sa boy. Hopefully, after this decision, ma-refreeze na niya ang boy. Kung ang Ginoo powerful, kung ang Ginoo he knows everything, ang Ginoo na sayo sa tanan. By the word of life, atong sulay ang invite to confess. Atong sulay ang invite to mga higala. Atong sulay ang invite to mga higala. Atong mga kining friend, family friends. Di lang kita mga katanon. Eh, hindi kita mga matikulang na atong mga higala. Natay current family, si tanan, atong try to invite. Since I love that, na ang Ginoo is omnipotent, omniscient, and omnipresent, and God is eternal. Hopefully, kinigilin sa akin, ma-reflex ito ang kinakuhin. Before kong muling ko, mga kagarulan, try to ask a prayer. At huwag kayo ang tanansin ng Ginoo. Magkakot. Diyos, kaming mamahalan, pag-iasa ko na naman ang kinakuhin. Ginoo, tumihin sa life ng pag-iasa ng kapangin. Ang inapat nito, ano na kami mga sa'yo na mabinuhatan? Ano na kami kung mabinuhatan na hindi maayo, kapasukod niya kami. O sa mga kapasukod niya sa buong masakingan at sa pasigawa. Ginoo, tumangin na kami may mga hindo sa kapangin. Pasayin mo kami. Pasayin kami kung gusto ko pula sa mga sana, inukin yung makapatiyo sa mga sarili. Masayin yung pagkinoon na ikaw, ang Diyos na naanunay. Ikaw ang Diyos na powerful. Kung ikaw ang Diyos na nasayin sa tanan, kung ikaw ang Diyos na makakuban sa kinabuhin mo na nakapusap. Nabangin kami ito. Kinig ang mensahe ang nalugod karon, mutubog kini sa iligin mo labay, iligin mo wala. Kundi magpabilin, kini mo natukong kini sa mga kinukuhangkod sa pagkakalik. Aron kami isip ng mga katanon, isip na naglalasin ng halang dito. Mag-invite kami ng mga higala. Kani magpapangali sa mga mga mensahe. Tabangi kami dito. Mamahin mo kami malikon sa mga pagto, taluwala sa mga pagsulay, taluwala sa mga kami kami dito, madili kami madala sa hila sa kapay. Dili kami mawala sa kumilan. Sa'yo kami ng ikaw, Diyos, na maghatag ka na mo sa ginagawin ng Diyos. Tabangin kami dito. Kininga mo kung ako po ng inaw. Imo kini mo katapagod. Salamat. Nandiyin ikaw na. Salamat sa mga umaw. Salamat sa mga usapan. Ikaw kanunay sa salamat sa pagbabag sa mga pagkakas sa Jesus. Amen. Nagang salamat ang Ginoo mga